Mamshi! Nandito na naman ang iyong Mamshi Rochelle. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ito ang iyong Mamshi Rochelle. Please like and subscribe para alam nyo ang lahat ng mangyayari sa buhay ko at sa mga gagawin ko pa. I-share ko sa inyo. So, today, ang gagawin ko ay mag-re-ready ako or mag-prepare ako para sa aking Balikbayan box. Ipapakita ko sa iyo ang Balikbayan box ko. Ganyan kalaki. Yan. Tapos, ilalagay ko yan. Last month, nagpadala pa lang ako ng Balikbayan box namin para sa family ko doon sa Philippines. Pero, dahil magbe-birthday ga yung nanay ko at saka may mga parapol ako. So, ang mga price ilalagay ko sa loob ng box para kung mayroon mang mag-claim na manalo, at least nandun na sa Pinas. Kasi kadalasan, ang mas maraming viewers ko is nasa Philippines. So, malaki yung chance na ang nanalo ay sa Philippines. Kaya, inire-ready ko na. So, sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo at mag-like, share ng video. Kasi, malay nyo kayo ang manalo. Last time na raffle ko is nanalo ng 1,000 peso. Okay, nahihingal ako. Okay, kasi sa dami kong ginawa ngayong umaga, isisingit ko kung paano ko ire-ready ang Balikbayan box na to. Ganito siya, mga mamshi. Ito. Ayan. Ngayon, ilalagay ko na yung mga chocolates sa loob. Ito na siya. May mga lumang clothes ako. Kadalasan yung mga luma or hindi ko nagagamit. Hindi naman, ito bago pa to. Ipinapadala ko sa Pinas kasi hindi na nagkakasya. Tumaba kasi ako. Kain kasi ng kain. Ayan, napupunta yan sa nanay ko. Tsaka yung mga lumang damit ng mga anak ko, pinapadala ko din sa Pinas. Kasi magaganda pa, mga bago pa. Kaya, yan. So, ang ilalagay ko muna itong shoes. Ayan. Para to sa tatay ko. Na-request to ng tatay ko na magkaroon daw siya ng shoes. Pabili daw siya ng shoes. Sana magustuhan niya to. Ayan. Ilalagay ko. Malapit na kasi mapuno. Kaya ito yung ano, naka-ready na lahat muna sa loob. Ayan. Ito. Ferrero. Favorite yan ng anak ko. Itong Ferrero Rochelle! Ferrero. Itingnan ko kung puno, mapupuno na ba siya today. Alam niyo mga mamshi, ang hirap bago mapuno ang box na to. Kailangan bunuin natin ng 2 buwan o 3 buwan para lang mapuno. Diba mga mamshi? So, may ikikwento ako sa inyo pala. Bago mapuno ang mga box na yan, shout out OFW natin. Saan man sulok ng mundo, nakakalungkot isipin na lalo na yung mga anak ng mga OFW, nakakalungkot isipin na akala nila madali lang natin hanapin yung pera sa ibang bansa. Iniisip nila, nandun si mami, nandun si nanay, nandun si lola, si ateng, kung sino man sa ibang bansa, madali lang kasi may pera naman dun. Hindi eh. Lalo na sa mga, hindi naman lahat ng mga anak at saka hindi lahat naman ng mga tao, ganun. Pero may mga nakikita ako talaga na nakakalungkot isipin. Ewan ko, naiiyak ako ha. I-share ko lang sa inyo. Kasi may kaibigan ako na, nung nag-aaral pa ako, may kaibigan ako na yung nanay niya OFW. Hindi ko na-feel na ganun pala. Yung nanay niya OFW. So, tuwing nagsisend ng box yung nanay niya,
galing sa ibang bansa. Yung chocolates, ang dami-daming chocolates. Dinadala niya sa, ano, sa school. And sinishare niya lahat. Kasi sabi niya, hindi naman daw niya kinakain. Ang nakakalungkot doon, mga mamshi, ang masakit. Ngayon ko lang na-realize, ha? Kasi pinaghirapan yung nanay niya. Hindi naman masama na mag-share. Pero huwag naman lahat. Kasi pinag-ipunan yung nanay niya. Pinag-ipunan yun ng ilang months para lang maibigay sa kanya yung mga gusto niya. Tapos sasabihin lang niya, hindi ko naman kinakain yan. Kaya, di ba? Dapat sinabi na lang niya sa mami niya na huwag nang damihan yung chocolates, ganito. Or prangkahin niya yung nanay niya. Kasi kung magre-receive ka ng magre-receive, tapos hindi mo naman kailangan, tapos umaasa yung nanay niyo na gustong-gusto niyo, happy siya na natanggap niyo yung mga padala niya. Pero yung pala, hindi niyo appreciate yung mga pinaghirapan nila. Yun lang mga mamshi, share ko lang sa inyo, di ba? Ang lungkot-lungkot isipin na yung mga ibang anak ng OFW, hindi nila appreciate yung mga binibigay, yung hirap ng mga magulang nila para lang maibigay yung gusto nila. Nakakalungkot talaga mga mamshi. Ayun lang, yun lang ang gusto kong i-share. Shout out sa mga OFW dyan. Sana makarelate tayo sa isa't isa. I-comment nyo kung anong mga naranasan ninyo, ano yung feeling nyo sa mga anak, sa mga anak ninyo, ano yung mga happy and sad moments na minsan nangyayari sa atin at saka sa mga anak natin. Para magkaroon tayo ng usapang mamshi. Okay, mga mamshi? So, ayun lang gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano kahirap maging isang OFW. So, OFW nga eh. Ginagawa natin yan para sa mga anak natin, sa pamilya natin. Sana, hindi naman lahat ng mga pamilya sa Pinas, ganun. Yun lang. Sana maging pa yung ibang mga anak na hindi naka-appreciate. Magpasalamat sa magulang nila bakit ganun. Okay, mga mamshi? So, thank you. Thank you, thank you. Umpisahan ko na ilagay ang aking box. Parang yun ata ang naginagay ko ngayon. Ayan, naalala ko lang mga mamshi na ganun. Kaya ilalagay ko na to mga yung pangregalo to sa mga pamparapol na. Kunti na lang mapupuno na. Ito yung nabili ko sa Lent chocolates. Alam ko anong basa doon. Tintons. Kailangan natin magkano din kaya ang mga nilalagay natin sa loob ng box? Sobrang mahal din pag naiipon. Kaya yung mga OFW, halos hindi na kumain, sobrang tipid para lang makalagay ng box para mapasaya natin yung mga pamilya natin sa Philippines. Sana naman, wag sayangin yung mga pagkain na hindi naman dapat sayangin. Kailangan maging maging ma-appreciate natin lahat ng mga hirap na pinagdadaanan ng ating mga OFW. Dati hindi ko pa hindi ko alam na ganun pala kahirap yung mga pinagdadaanan nila. Hindi ko pa naranasan. So, swerte ako sa pamilya ko kasi bawat bigay ko sa kanila, appreciate nila.
lalong-lalo na sa anak ko. Shout out dyan sa anak ko. Thank you sa pag-intindi kay mama. Thank you. Happy ako na masaya ka sa mga binibigay ko maliit man na bagay. Nagpapasalamat ka. Appreciate mo yung mga ginagawa ko para sa iyo. Ito para sa iyo. Yan, konti na lang makukunin mo ang machine. Ayun. Kailangan siksikin na lang. Tingnan niyo. Yay! Konti na lang. So, sisiksik ko pa yan. Yung mga lumang damit ko, mag-ano ako mamaya, iipon para maiisama ko. Ayan. Sana before sa birthday nung nanay ko, umabot ito. Hi, nanay! Shout out sa nanay ko dyan. Ito, ipapadala ko na next week. Ayan. Ipapadala ko to para makaabot sa birthday mo. At mayroon kang chocolate! At saka dun sa shoes ng tatay ko. Sana ma-receive niya ng maaga. Ayan. Ayan mga mamshi, natapos ko na ilagay sa loob ng box yung mga pagkain, chocolates natin. Kunting-kunti na lang, kunting kembot na lang, mapupuno na siya. Pero next week, itry ko talaga mapuno para maipadala at saka ma-receive nung nanay ko ng mas maaga. Diba mga mamshi? So mga hindi pa nag-subscribe, please like this video and subscribe. Maraming salamat sa inyo mga mamshi. Ito muli ang iyong mamshi Rochelle. Bye!